Doon po naman sa ating pong batas pang basura o Solid Waste Management Act of ito pong tatawag na RA 9003, na kung saan po ito po naman talagang matagal na pong pinagbabawal. Kaya nga po yung pagsisilab ng ating mga basura, pagtatapon sa lugar na hindi po dapat pagtapunan, yan po ay talagang may mga kaukulang kaparusahan sa bawat sinuman pong lalabag na mamamayan. Sa totoo lang po, kami po ay nila ho siguro 2 taon nang nagpupunta ho sa bawat barangay. Kami po nagkakandak ng IEC tungkol po sa basura kung para ho malaman nila ang tamang proseso at pagsasayos at paghihiwa-hiwalay ng basura. Sa nga ho, ang tao nga ho talaga siguro ay makulit o wala ho disiplina sa sarili. Kaya nga ho, masi alam nilang bawal, hindi ho dapat itapon, yung pala mong ginagawa. Pero sa totoo lang po, ang aming tanggapan, palagi rin po nagmumonitor dyan sa ganyang mga problema. Kaso nga lang po, talaga po ang tao ang hindi talaga ho tumutupan. Ano po yung paparusahan? Meron ho, sa bawang ho talabag ho, yun una hong, alimbawa ho, nagtapon ng basura. Ang penalty po dyan ay pwedeng magtrabaho, mag-community service siya ng 1 hanggang 3 araw, may multan 500 piso. O kombinasyon ho ng pagkakabilanggo na 15 araw o community service na 3 araw at may multa pa siya na 300 hanggang 500. Sa nagtapon ho, pero po doon sa nagsilab, nagsunog, paras din po yan. Ang malakalang ho diyang kaparusan ay doon po sa nagtapon ng basura sa hindi tamang lugar na pagtapunan, yan po yung medyo malaki ang penalty na kusan ho, iaabuti ng 1,000 to 3,000 ang penalty at pagkakakulong ng 15 days to 3 months, yun po ang pagkakaiba nun. Padawagan po sa lahat po ng mga sektor, alimbawa po sa mga paaralan, mga bahay-bahay, mga may restaurant, ano po mga establishment na kung saan po tayo nagpo-provide din po ng basura sa araw-araw. Sana ho, bawat basura ho natin na ating lagay sa tamang paglalagyan dahil sa totoo lang po, yan po ay nasa batas na kung saan dapat ho tayo magkandak ng segregation. Nabubulok, di nabubulok, residual, or special waste. Yan po ay dapat tayo may mga sari-sariling lalagyan bawat establishment to. Dahil nga po, kung tayo po araw-araw magkukunin ho ng basura, na hindi ho naghihiwalay tayo, nag-segregate, yan po yung meron din ho kaparusahan. Sa sinuman pong lalabag na ang basura po nila sa alantahanan o anumang establishment na hindi po hinihiwalay o hindi pinag-iwahiwalay, yan po ay pwede po hindi kuliktahin ng LGU. Yan po. At kung yun po itatapon nila sa ibang lugar, doon nga po sila po din magka-violation na mas mataas po ang penalty. Paano pong paraan natin maipatupad ng masinsinan ito mga batas na ito? Meron po ba kayong monitoring na ano gano'n na? Sir, sa totoo lang po, meron po naman. Yung nga po, kala na aking na aming mga staff dito, yung mga street sweeper. Sabi ko, hindi ko mo kayo nakapaglinis na, kayo na may mag-usurba din. O pag halimbawa, paano tayo makapagpa-implement ganya kung halimbawa kayo may nakita, nagtapon, hindi naman yung nire-report sa ating opisina. O kaya, punin yung pangalan ng tao para ating patawag at kung sa susunod siya umuli, pwede natin siyang pagmultahin. Kamusta po naman ang kalagayan ng ito ba ay sanitary landfill or? Ito po naman sir, ang totoo, yan po ay talagang inaproban ng EMB, ng DNR, kaya po yung ating damasid sa Biabit na may lawak pong sa hektarya, yan po ay kumbaga approved ng EMB. Kung may pasado yung area na dapat na maging sanitary landfill. Ngayon lang po, kaya hindi pa siya na-approve na talagang totally sanitary landfill dahil yung ang area ho, bago maging ganun, ay yan po ay nangangalangan din ang ACC. Na kung saan ho yung aming ECC ay on-process pa po. Kaya pag oras na ho na-approve na yan, automatic po yun po din ang maging sanitary landfill. Hindi na ho open dump site. Na kung saan ho, kami ho naman talaga napunta sa area, akin ho binibisita kasama ko yung mga staff namin dito na ang dami saan ho, pag mag-aigang panahon, kami naglagi ho ng barbed wire dahil yun ho yung pagka mga walang haras sa palibot, yun ho yung open dump site. Ngayon, pag yun naglagi ho namin ng bakod, di yung mga tao hindi na makakapasok din, nangangalakal. Dahil ang aming nga ho unang iingatan, yung mga ngalakal, ay hindi ho basta po yung pumasok din dahil yung nga ho yung lugar mo panganib na kung saan, di may mga bubog, mga may mga pwede makalason, yun ho, kaya ho talaga isang bayan dapat ho talaga ay hindi ho pinapayagan sa kandun ho sa tapunan na may mga araw-araw na nangangalakal para sa kalang ipabubuhay dahil bawal nga po yun. Pwede po bang makita natin na bisita natin ng basura? Pwede ho naman sir, sa totoo nga lang ho, kami ho ay nakiusap sa Provincial Engineering Office ng equipment na kung saan nga ho naroon yung isang unit ng payloader
na kung saan nga ho, pag medyo magandang panahon, nag-i-script para ho yung basura talaga yung malinis. Dahil minsan nga ho, pag maulan, yung mga truck natin na naghahakot ng basura galing sa Rafael, ang kabugaw ho, doon na rin nagtatapon sa ating dam site. Kaya minsan doon lang sa kalina, minsan tinatambak. Kaya ho, minsan hindi maa-idertso. Gawa ho, pag doon sa dulo, nababala ho yung truck. Huwag nang malambot lupa. Kaya ang ginagawa ho nung aming pinakailausap na sa unit na payloader, yun ang ginagawa niya. Kung saan ho lahat tinambak noong dam truck naghakot, yun ini-script naman noong payloader papunta ho sa dulo para nga ho maiwasan yung dami ng basura sa bukana.